Samantala, ay kinatuwa ng mga estudyante ang libreng matrikula sa mga state university at college sa susunod na school year. Pero hindi kasama sa libre ang ilang school fee gaya ng bayad sa dormitoryo. Nakatutok si Tina Panglibanger. Libre ang matrikula ng mga estudyante sa state universities at colleges para sa school year 2017-2018. Matapos aprobahan ng Kongreso ang dagdag na 8.3 billion pesos na budget ng Commission on Higher Education o CHED para sa susunod na taon na ilalaan sa 140 na SUCs. Pero paliwanag ni Senator Ralph Recto, sponsor ng Free Public College Tuition Clause sa 2017 budget, hindi kasama sa libreng matrikula ang ilang school fees tulad ng dormitoryo at laboratory fees. Ayon sa senador, mga estudyante ang kabilang sa 4Ps ang target ng libreng matrikula. Babalangkasin pa lang ng CHED ang guidelines para sa implementasyon nito. Pero sisiguruhin daw ng CHED na mahihirap na estudyante ang magtatamasa rito. Posibleng gawing batayan ng CHED ang socialized tuition fee na ipinatutupad na sa ilang universidad. Meron mga existing socialized tuition fee schemes na ngayon, no? Baka yan, titignan at magiging isang benchmark, ano? Kasi kung yung iba kaya naman magbayad, bakit hindi siya magpatuloy na magbayad, ano? Yung mga walang-wala at nandun sa bracket na mababa, halimbawa, baka ito yung i-cover. Dagdag ni Vitriolo, posibleng baguhin ang mga patakaran sa admission at retention sa SUCs kapag may libreng tuition na. Sina Vea Jarius, estudyante ng University of the Philippines, parehong OFW ang mga ina. Malaking tulong daw kung makakalibre sila sa matrikula. Na-experience ko pong mag-loan before. So if ngayon, kung magkakaroon na ng free tuition, less hassle talaga siya, lalo sa mom ko na nag-a-abroad. Ako po may scholarship po ngayon, pero po, ang hirap po kasi ng subjects, kaya minsan na alanganin po na baka po matanggal yung scholarship ko. Tapos baka di na po ako makapag-aral kapag nawala po yung scholarship. Tina Panganiban Perez, nakatuto, 24 Horas.